Good day po ulit, gentlemen and ladies. Dito naman tayo sa bridge. Tapos na tayo kayo ng umaga doon sa kubyerta na routine inspection. Umikot tayo para sa paghahanap ng gamis. Ngayon, dito tayo sa anchorage. May naisip akong magandang tactic na gusto kong share sa inyo. Ito yung tactic 2.1 ba? About navigation. Tapos na yung tactic 2.0 or tactic number 2. Ang ituturo ko sa inyo, especially dun sa mga shipmate, mga aspiring master, ano ba yung taktika or tactic sa pag-angkurahe? Pag-reduce ng speed, no? Sa paggamit ng makina or ng itong telegrapho. Okay po? So, simulan natin. Let's start. Okay, mga ka-tactic, proceed na po tayo sa ating tactic 2.1. Ito po yung method of reducing speed gradually, no, pagpapunta sa anchorage. Sa ganito pong size ng barko, mga 5-6 bodega, okay, ito is about 30,000 gross tonnage. Ganito po ang estilo ko, gentlemen, okay, para sa kalaman ng ating mga aspirant or master, mga chief officer, also pati na rin po ang ating junior officer, ang third mate and second mate. Someday, somehow, magiging kapitan din po kayo. So, ngayon, alamin nyo na po ang mga taktika. Okay? So, ang ituturo ko po ngayon, ano ang aking taktika pag nag-a-approach ako sa anchorage or anchorage area. Okay? So, let's proceed. Again, ulitin ko, sa ganitong size ng barko, 30,000 gross tonnage, okay, ganito lang po, kasimple yun. Kapag about 6 miles or 7 miles, no, 6 miles, dahan-dahan na po kayong mag-reduce ng speed papunta sa standby engine. Okay? So, kung napapansin nyo po, ayan, 5 miles to go, telegrapho po natin ay dapat naka full ahead or standby engine. Pag 4 miles to go, naka half ahead na po tayo or mag half ahead tayo. So, ang speed dito is about 12 knots, dito is about 10 knots. Pag 3 miles to go, put our engine to slow ahead. Kapag 2 miles to go, put our engine to dead slow ahead. And then, 1 mile to go, stop engine. Okay? So, ganun lang po ka-simple, gentlemen, mga kabaro, kung paano po ang pag-reduce ng speed gradually. So, sa ganitong estilo po, it takes about 40 minutes. Kaya kapag papunta sa anchorage, ang ETA ko po, binibigyan ko siya ng allowance na 5 miles or 6 miles or 1 hour or 40 minutes para hindi marush. Okay po? And kapag po half mile to go, okay, stop ship safely by going from slow astern to half astern. Okay po? Pero pagka minsan, nasa 3 knots na lang yan. So, ginagawa ko about 3 cables. No? Doon po ako nag-aatras. Pero, gusto nyo muna subukan, half mile, tsaka kayo mag-atras. Okay? And reminder po, gentlemen, before kayo mag-standby engine, huwag nyo bibiglain, no? Dahan-dahan po, mag-reduce na kayo ng RPM papunta sa standby engine. Okay? So, ito lang po ang aking reference.
rules of five finger. Okay? Ano yun? 1, 2, 3, 4, 5. Ganyan lang po kasimple. Kapag naman po mga malalaking barko, plus 2 po tayo, no? Plus 2. Okay? Kapag mga huge vessel, ang ginagawa ko dyan, or loaded, no? Fully loaded. Ito, ano to? 7 miles to go. 6, 5, and 4, 3. Ayan. So, plus 2 miles po kapag mga malalaking barko. Okay? If after stopping the engine, it is necessary to drop the headway speed to less than 5 knots. So, place engine on dead slow as turn at appropriate time. Huwag po kayong mag-aatras ng more than 5 knots ang speed. Okay? Unless po ang kuryente ay nasa pupa. Kung ang kuryente ay nasa proa, medyo takalog o malakas ang vibration. Okay? Pero pasiguro na lang, ang speed dapat hindi dapat tataas ng 5 knots kung kayo ay mag-aatras. Okay? So, kung sa speed naman po ang babasihan natin, this is 12. Dito, 5 knots dapat, 5 miles, meron ko dapat 12 knots, 10, 8, 6, and 4 knots. 1 mile to go, dapat 4 knots na lang ang speed mo. Okay? Kapag huge vessel naman, ito is 12, 10, 8, 6, and 5 knots. So, ganun lang po ka simple, gentlemen, ang ating taktika papunta sa anchorage. Okay? So, I wish, gentlemen, meron kayong natutunan sa ating panibagong tactic, no? On method of reducing speed gradually. Okay? So, kung meron kayong ibang kakilala, try nyo rin mag-ask kung paano ang kanilang technique or tactic. Okay? The more tactic, the more the better. So, mamili po kayo kung ano ang sa tingin nyo mas maganda para sa inyo. So, again, yan na po ating message-share dito sa bridge, ating hanap buhay dito sa puente. Again, this is Kuya Noli. God bless po. May your dreams come true. Thank you and good day.